Hi, kapamilya. Oi? Yeah. Are you there? Yeah. Come in. Dumating ang aking asawa. Kaya na-interrupt ang aking pagbibideo. Akala ko wala pa siya. Kasi, oy. That is the only time na makapag-video ako. Dahil walang istorbo. Alam niyo na, malakas ang kanyang panunood sa balita niya sa TV. Okay guys, sa mga bago pa lang na makakapanood ng aking video, malalaman na ninyo ang katotohanan. Ano nga ba yung katotohanan? Gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ko nakilala ang aking asawa na isang Norwegian national. In this video, I would like to tell you about how I met my husband, a Norwegian. So sa mga dati ko nang kakapamilya at nanonood sa akin, nakikita nyo na may mga apo ako at mga anak sa Pilipinas na hindi naman sila mukhang mestizo. So guys, ito po ang kwento. Paano ko nga ba nakilala si Mister na isang Norwegian? Mga year 2006 na met ko ang aking asawa na Norwegian. Paano ko nga ba nakilala? Ako'y nagtrabaho sa United Arab Emirates, sa Emirate. Kung alam nyo ang Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, doon ako nagtrabaho. Isang araw, kwento nga ito, isang araw, pupuntahan ko yung isa kong kaibigan sa isang building. Yung building na yon is, if I'm not mistaken, it's about 19 or 20 floors. So, madalit sabi, ano yon? Ano? Hapon? Ay, gabi. Sumakay na ako sa elevator. Oh, may nakita kong isang mama na maraming bit-bit na groceries. Dalawa lang kami dun sa elevator. So, yun na yun yung kwento ng aking unang na-meet ang aking mister na nakasama ko siya sa elevator. So, ngumingiti-ngiti. Ako naman, parang ini-snap ko nung una. Kumuta, nagsabi, hi. So, sinabi ko naman, hello. So, siyempre pagbukas mo ng pintuan, ng elevator, di ba, ilapress mo na yung floor kung saan ka pupunta. Nagsimula na kami, nag-uusap. Sabi ko pa, can I help you with your, daladalahin? Tagalog English. So, sabi niya, no, it's okay. Kasi marami nga siyang dalahin. So, daldal kami ng daldal. Sabi niya, oh, lumampas na ako sa pupuntahan ko. Dapat pupunta ako sa 16th floor. So, sabi na niya, ay, sabi ko, ay, I forget to press
which floor I will go, sabi ko. Ah, so no worries, sabi na. Can I invite you for a coffee? Dahil naman siya mukhang mabait. Hindi naman siya yung mukhang alam mo na yung makikita mo naman sa mukha minsan yung medyo babaero, ay hindi na babaero. Sorry. Yung mukhang adelantado ba? So komot nasa edad na rin siya. Para naman di ako natakot na sumama na dahil nga 16 floor ako eh nandun na ako sa 19th floor. So pumunta na rin ako. So guys, may video ako dito. Isisingit ko parang maipakita ko sa inyo yung building kung saan kami nagkakilala. Nagsasalita ako, hindi pala nakabi. Guys, nandito ako ngayon sa dati kong tinitirhan. Dati namin tinitirhan na aking mister at dito ko nakilala. Dito sa Sharjah, United Arab Emirates. Nandito lang din naman ako kaya papakita ko sa inyo guys. Ayan, yung building ko na green. Hanggang 20 floor yata ito eh. Yan po kami dati nakatira. Dito ko na-meet ang aking mister. Diyan sa elevator na yan, sa may elevator. Doon po kami sa top nakatira. So, ang pangalan niya is Potential Real Estate. Yan ang may hawak po ng building na yan. Oy, nami-miss na kita. Building ko. Building ko, ha? Diyan naman ang ako nag-o-office. Diyan sa may light brown. Ano yun? Brown ba yan? Diyan din po naman ako nagtatrabaho dati. So, malapit lang guys. I-video mo ako. Punta ako doon. Sige. Kumit kita met kanyak. Baliktad. Ikas naman. Huwag mong hawakan. Kasi kung ganun kasi maliit pag i-digi. Dahan-dahan lang baka mabitawan. Hindi na kita. Potential Real Estate. Diyan muna tayo magtatapos guys, magsisimula pa lang. Diyan ko muna sisimulan kung paano ko nakilala si Mr. Norwegian na naaking napangasawa. Pero bago po mo magtapos pala, meron na akong isang pamilya noon. Una siyempre naghiwalay kami ng aking mister na marami na akong anak. So nag-abroad ako sa kadahilanan na matagal na rin kaming dinagsama na annulled po yung aking kasal. Dahil nga yung meron ka nang nakilala, so kailangan mo maging legal na yung mga papeles bago mag-asawa muli. So guys, yan ang maisi-share ko ngayong araw na ito at ang video kong ito. Paano ko nga ba nakilala si Mr. Norwegian? Sana makinig kayo ulit at manood ulit sa aking mga videong susunod. Parang maistorya ko pa kung paano na ako nakarating dito sa Norway. Bye muna sa ngayon. Sana magkita-kita muli tayo at magtulungan sa ating palaging ginagawa
sa YouTube. Bye!